sawang sawa na ako sa mga manggagamit. Puro kabig mga ganid manluloko, mapanglamang mga taong walang modo, di makontento mga puro abusado. Sawang sawa na ako sa mga manggagamit. Puro kabig mga ganid manluloko, mapanglamang mga taong walang modo, di makontento mga puro abusado. Sawang sawa. Hello, magandang araw po mga kababayan. May bago na naman akong dating. Ito yung Venom Marvel Legends figure. So, usually hindi naman ako nagko-collect ng mga villains ano. Pero ito si Venom, villains to ng ano ng Spider-Man. So, siya 'yan oh. Ito kasi yung movie version. Pero bakit ako nangongolektan nito? Pero hindi naman siya hero, I mean, 'di ba, antagonist siya ni Spider-Man ano. Pero do sa Venom kasi na movie, mga kababayan. Pag napanood nyo 'yon, yung Venom movie ng Sony Pictures. Siya yung ano doon protagonist, si Venom. Napaka-cool nung movie na 'yan, mga kababayan, panoorin nyo. Maganda siya. Although na wala si Spider-Man doon kasi Spider-Verse naman 'to si Venom eh. Maganda yung movie na 'yon. Parang naging superhero siya si Venom dun sa movie. So, bubuksan na natin. I'm so excited. Malaki siya, no? Kasi nga supposed to be, siya yung kalaban ni Spider-Man. Sa comics, tsaka sa cartoons. So, mga kababayan, kung itatabi natin siya dito kay Spider-Man, talagang malaki siya. Na talaga naman dapat size ni Venom. So may rumor na magkakasama si Tom Holland yung Spider-Man ng MCU, Spider-Man ng Avengers, na ito yung magiging kalaban niya. Total pares naman silang Sony Pictures eh. Diba? Ang kaibahan lang nito sa Venom na ano na cartoons tsaka ano comic. Dapat ano may logo siya ng spider sa dibdib pero wala siya dito. Siyempre, para maging realistic, di ba? Alam nga namang, kasi si Venom, ano to eh, parang alien substance yan, symbiote siya. When you say symbiote, yun yung parang, hindi siya parasite eh. Pag parasite kasi, di ba, nasa katawan mo, siya lang yung nakikinabang. Pero ang symbiote kasi, parehas kayong nakikinabang, yung substance na nasa sa'yo nakikinabang at the same time, ikaw din nakikinabang ka. Sa case ni Venom, yung Venom na substance na yon or chemical ba yon o ano, nagkakaroon ng super strength yung katawan nung dadapuan niya. At the same time si Venom nakakakain. Maganda yung movie na yun, mga kababayan. Or yung mga nanonood ng cartoons alam po yung storya ni Venom. So, 'di ba ang laki niya sa ano sa kay Spider-Man. Then, ito naman mga kababayan, meron siyang dalawang alternate hands na kasama. Yung fisted, yung naka-close. Pero hindi ko na magagamitin to. Kasi mas maganda siya i-post nung naka-open hands. Ayan siya. Ito yung fisted hands. Just to give you an idea, ito yung kanyang fisted hands. Palilinawin ko muna. Ayan, malinaw na. So, ito ang ginagamit to pag yung susuntok si Venom or ano. Pero hindi ko gagamitin to. Mas gusto ko yung naka-attach sa kanya ngayon. Ito, itong naka... Anong tawag dyan? Scratching hands. Tapos ito, papalitan natin yung ulo ng alternate head niya. Kung mapansin nyo itong peg na to, naiinis ako dito sa peg na to eh. Hindi dapat ganito yung standard. Ano? Hindi siya makakatingala nito. Ang tanga naman kasi nung engineer na nag-design nitong ganitong peg sa ulo. Itatry natin yung naka-close mouth na ano, higpit niya. Ayan siya oh. Ganda rin. Maganda rin ang itsura niya. Movie accurate din talaga. Ganda ng pagkakagawa. Panalo na sana dito kaya lang hindi lang siya makatingala. Tsaka makayuko ng maayos. Ayan oh. So, ito namang mga articulation niya na maganda naman. Napopose mo siya na kung anong gusto mo. Venom na Venom talaga yung dating. Almost perfect na tong figure na to. Ayan siya.
kapag ipopost mo dapat nakaganyan, di ba? Pero mas gusto ko yung head na mas iconic ang itsura nun eh, nakanganga tapos nakaganyan, oh. Di ba? Lupit, di ba? Lupit, lupit, lupit. Ayan siya, mga kababayan. Yan. Venom na Venom. We are Venom. We are Venom. Nag-iiba yung boses niya eh. Diba? Tapos ito yung likod niya. Ang ganda ng sculpt ni Venom. Sa ano kasi, yun nga, katulad na sinabi ko kanina, sa cartoons kasi may logo siya ng spider eh. Pero hindi ginawa sa movie yun eh. Siguro para maging realistic. Meron lang siya yung mga white beans na yun, no? Ayan. Ayusin ko lang muna. Medyo matigas yung joints niya kasi bago. Baka mamay masira pa eh. Ayokong pilitin. So ito, i-compare natin kay Spider-Man ang kanyang arch enemy. Itong Spider-Man na to, ito yung classic. So, natinatamad akong kunin yung movie Spider-Man ko eh. So, ang ganda nila, di ba? Bagay silang dalawa. So, maraming salamat po sa panonood. Bye-bye! Bungo TV!